Okay, una sa lahat, pasensya muna sa boses natin at medyo nadali tayo ng ubo at trangkaso. Pero tuloy pa rin ang mga balita. At good news ngayon para sa PBA dahil sinabi ng Games and Amusements Board na pwedeng magtuloy ang mga laro ng PBA games. Pero yun nga lang, kinakailangan ito ay sa isang bubble setup. Sinabi ng Games and Amusements Board na pwedeng ituloy ng PBA yung mga games nila pero walang fans. At syempre, ang magiging setup ay katulad nung nangyari sa Clark Pampanga. Pwede naman gawin daw yung games dito sa Metro Manila, pero syempre, kailangan makipag-coordinate sila sa local government unit kung saan gaganapin yung mga laro. At syempre, yung galaw ng mga players, pati na ng mga imports, ay limitado. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na sa ngayon, ang plano ng PBA ay dito pa rin sa Metro Manila gawin yung mga games. Pero kakausapin nila at pipili sila ng local government units para maayos at ma-coordinate kung saan gagawin yung mga laro. Sa ngayon, dahil hindi pa handa ang PBA, pinospone muna lahat ng games ngayong linggo na to at ang mga full practices ay ipinatigil din. Dahil syempre, magko-coordinate muna ang PBA, yung mga coaches at yung management ng mga teams para madetermina kung paano sila magpo-proceed. Syempre, mag-iingat ang PBA dyan dahil ayaw nila na magkaroon ng virus dito sa liga dahil malamang sigurado matitigin na yung mga laro. At syempre, hihigpitan nila yung mga protocols para masiguro na dahil papayagan sila ng gobyerno, ay hindi naman masasayang yung trust na ibinigay sa kanila ng gobyerno na ipagpatuloy yung mga laro dito sa PBA at dito sa Metro Manila. Sa ngayon, sinabi ni Commissioner Willie Marcial na ang focus nila ay iset up ng mabuti yung PBA bubble para kapag nag-resume na yung mga games, ay alam na ng mga teams, pati na ng mga bagong dating na mga imports, kung ano ang kanilang pwede at hindi pwedeng gawin. Asahan natin na ang San Miguel Beer ay ititrade yung iba nilang players, lalo na kung hindi maging maganda ang performance nila dito sa Governor's Cup. Ang ibig natin sabihin ng hindi magandang performance ay kung sila ay hindi makapasok sa finals at kung sila ay hindi mag-champion. Dahil syempre, ang management, napakataas ng expectation sa San Miguel Beer at pumasok lamang sa playoffs ay hindi sasapat. Ang mga players na pwede niyang matrade malamang ay itong sila Bambam Gamalinda, si Wendell Comboy, si Alfonso Gotladera at si James Sena. Mga hindi naman masyado nagagamit ng San Miguel Beer at baka pati itong si Paul Samar ay matrade na rin at itong si Von Pesumal na ilang beses nang nabanggit ang pangalan sa mga trade talks. Siyempre, hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka yung mga nasa starting five ng San Miguel Beer ay i-trade din dahil ginawa nga nila yan dito kay Arwin Santos at Alex Cabagnot. Ang maliwanag dito, ang management ng San Miguel Beer ay parang gagawin ng ultimatum itong Governor's Cup. Kumbaga, ito ang chance na ibinigay nila kay Coach Leo Austria para ipakita kung anong kanyang kayang gawin dahil nga very disappointing ang nangyari doon sa Philippine Cup. Kaya tignan natin kung ano magiging performance ng San Miguel Beer, lalo na dahil kung hindi magiging masasatisfy ang management, asahan natin na maraming mga players ang mawawala dyan at hindi lang yung first five nila ang mabe-break up na. Kailangan din natin tignan dahil baka ito si Simon Enciso ay hindi na magtagal sa San Miguel Beer dahil nakita naman natin medyo nag-struggle siya sa kanyang performance although baka bigyan pa siya ng isa pang chance dahil iisa pa lang yung confidence na nalalaro niya. Pero itong sila Gotladera, si Sena, si Gamalinda, sila Compoy, asahan natin na kung magkakatrade ng San Miguel Beer, ang mga player na yan ang una doon sa mga mawawala. Ayon dito kay PBA On The Go, may posibilidad na daw na itong si Robert Bolick ay mapunta na sa Barangay Ginebra. Kung mapapansin ninyo yung mga reports na si Bolick ay pupunta ng Japan ay parang natigil na dahil malamang ito ay kinausap na ng SMC Management. At ito nga si Bolick ay mukhang gusto ng San Miguel Beer Corporation na ilagay dun sa mga teams nila. At ang tinitignan daw ngayon ay ito nga ang Barangay Ginebra. Ang San Miguel Beer of course isa din sa mga interesado dyan. Pero malamang ito si Bolick ay baka sa Gene Kings mapunta depende kung anong mangyayari dito kay Stanley Pringle. Dahil nga nagkaroon ng injury ito si Pringle, baka hindi na siya maging katulad ng dati ang laro. So kinakailangan ng Ginebra ng isang point guard na pwede nila na maging anchor kumbaga
Lalo na at itong si L.A. Tenorio, hindi naman yan panghabang buhay na pwedeng maglaro. At ito si Robert Pollock siyempre ay magagawa yon para dito sa Barangay Ginebra. Kung mangyayari yan, ang tanong siyempre ng karamihan ay kung sino ang ipapalit ng Barangay Ginebra para dito kay Robert Pollock. Well, ang isang posibilidad dyan kung ito si Pringle ay hindi nakatulad nung dati ang laro niya, baka ibalik yan sa Northport Batangpier kung saan siya nanggaling. Of course, hindi na bago yan dahil itong si Sol Mercado nanggaling yan sa Northport noon, tinrade sa San Miguel tapos binalik din sa Northport Batangpier. So ginagawa na talaga yan ng SMC do sa mga teams nila na pinagpapalik-balik yung mga players. O baka naman, baka bench player ang ipalit para dito kay Robert Pollock. Depende yan siyempre kung ano ang gugustuhin ng management at sa tingin nila na makabubuti dito sa Barangay Ginebra. Pero hindi rin natin pwedeng ipawalang bahala yung posibilidad na baka lakihan ng Japan ang offer nila at ito si Bolik ay tuluyan na magpunta doon sa Japan at doon na maglaro. Kaya abangan natin ang latest development. Pinanindigan ng rookie na si Mikey Williams na si Mackenzie Moore talaga dapat ang magiging best na import na pwede sa TNT kung hindi lamang ito nagkaroon ng injury. Marami kasi ang nagulat bakit hindi kinuha ng TNT itong si KJ McDaniels na ang ganda na pinakita at pinagpilitan na itong si Mackenzie Moore. At ayon nga dito kay Mikey Williams, nirekomenda niya ng personal itong si Mackenzie Moore dahil kabisado niya ang laro at alam niya kung anong mapapakita nito para sa TNT Tropang Giga. Sumang-ayon naman sa kanya si Coach Chot Reyes at yung management at si Moore nga ang kinuha at itong si KJ McDaniels ay napunta naman sa NLEX Road Warriors. Ang problema nga lang, nagkaroon ng injury itong si Mackenzie Moore at hindi na nakapaglaro ng mabuti. Sinabi mismo ni Coach Chot Reyes na sa sobrang lala ng injury nito si Mackenzie Moore ay halos hindi na ito makatalon at yan ang naging problema kung bakit yung mga laro niya ay hindi naging maganda at napilitan ng TNT na ipasok itong si Aaron Fuller na magiging bago nilang import. Ganun pa man, sinabi ni Mikey Williams na ito si Mackenzie Moore talaga ang dapat na maging solid import kung hindi lang ito nagkaroon ng injury. Pero ganun pa man, okay rin daw ito si Fuller at inaasahan niya na makapag-gel ito ng mabuti sa TNT habang dumarami pa ang mga laro. Sa ngayon, okay naman ang performance ni Mikey Williams sa pati ng mga teammates niya at kumpiyansa sila na kahit hindi masyado maganda start ng TNT Tropang Giga ay magkakaroon sila ng chance sa playoffs at isa pa rin sila sa magiging mga top contenders. Maraming mga analyst yan din ang tingin ngayon na ang TNT ay isa sa magiging top contenders dito sa liga lalo na pagdating ng playoffs dahil nakita naman natin kung anong kayang gawin ni Mikey Williams, ni Roger Pugoy at syempre si Jason Castro at syempre naman si Chot Reyes ay isa sa pinakamagaling na coaches sa PBA. Shoutout sa JJ Official Channel, John David Gulapa, Renz Altamera Family, Renny Bastinen, Ostrich Vlogs, Skyril Joaquin, Franklin, Kathleen, Sheila May, Monica at Veron Alota, Julius Pangilinan, Arnel Santo Domingo, Anthony Allon, Edwin Carmona Jr., Edwin Duvivar, Rogelio Benablo Jr., Abay Seri Vlog, Andrew Anyosa, Dennis Elena Laila Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Nenod Ojiatans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Juntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.